ang sama-sama nating pagiging Good Morning! Ito ang saksi sa Double B! Problema pa rin kuryente, mga kapuso. Meron pong kuryente sa Pilipinas. Ha? Sapat po ang kuryente sa Pilipinas. Saksi sa Double B! Mahal lang nga. Isa na sa pinakamahal sa Timog Silangang Asyo, buong Asya, lalo pa magmamahal. Kasi ang sabi po ng gobyerno, gusto nyo makaroon ng kuryente, magbayad kayo na mahal. Okay, mga kapuso. Eh, sabagay, sabi naman nila, kasi na-spoil na kayo eh. Ah, ayan o, oh, subsidy nung araw, tapos kung ano-ano mga kapuso, ah, pero kung ano-ano rin kawalangyaan ang ginawa ng mga nangasiwa ng sektor ng enerhiya sa gobyerno at sa privado, mga kapuso eh. Kaya ngayon, taon 2022, sinasabi ng gobyerno, lalo na sa mga tiga Mindanao, ayaw nyo na brownout, sino ba naman may gusto nun? Gusto nyo tuloy-tuloy ang dalaw ng kuryente, magbayad kayo na mahal. Ganun lang yun. Wake up the show, Lloyd, magandang umaga! Magandang umaga din, Mike. Isusulong na ng mga kongresista ang revisyon ng Electric Power Industry Reform Act o ITIRA Law para maiiwas sa krisis sa kuryente ang buong bansa. Kasabay nito, igigit ang mga kongresista sa Pangulong Aquino na sertipikahan bilang urgent ang panukala para sa revisyon ng ITIRA Law. Ayon kay Bayan Muna Representative Teddy Casino, ito ang napagkasunduan nilang mga kongresista kasama ang mga Mindanaoan congressmen sa kabila ng pagkadismaya kay Pangulong Aquino sa Energy Summit. Kabilang umano sa ipapasok sa revision sa ITIRA Law, ang pag-exempt sa Agus Pulangi Hydropower Plants sa privatization, gayon din ang mga natitira pang apat na power barges ng National Power Corporation. Ipagbabawal din, Mike, ang crossover ng mga korporasyon sa power industry upang yung mga may-ari ng distribution companies ay hindi maaari magmay-ari ng power generation plants upang maiwasan ang manipulasyon ng supply at demand na nagre-resulta sa artificial na mataas na singil sa kuryente. Ipapadeklara ding public utility ang mga negosyo sa power industry upang makontrol naman sa 12% lamang ang tubo ng mga ito. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA Super Radio DGWB.